Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ano, unang video ko po ito sa YouTube at ito po may i-feature po ako sa inyo ng isang uri ng tanim. Ang tawag po dito ay galangal or sa local po na tawag nila dito po ay yung langkawas, ano, at tinatawag din nila ito na Siamese ginger. Oh, kasi po ito po ay galing po sa pamilya ng luya. Matuturing po din natin ito na pamilya ng luya. Kasi yung structure niya po ay hindi po magkakaiba o magkakalayo po sa feature ng isang luya. Pero ang pagkakaiba lang po nito ay tingnan niyo po yung kanyang dahon, ano, napaka-broad po at saka mahaba at mas malaki compared po doon sa may luya. Yung sa luya po naman natin ay medyo manipis po, ano, at maliit lang. At saka yung height po nito ay mataas, no? Ako po ay more than 5 feet, pero tingnan mo po naman po yung height niya, no? Mas mataas, siguro nakakaabot ito ng mga more than 7 feet po siguro, ano? At kung tingnan po natin yung nasa puno niya, no? Nagkukumpul-kumpul po sila. Ito po, kita ko sa inyo ito. Ito yung kinukuha po, ang mas maganda po dito ay yung itong mga bagong sibol, ano, itong mga batang shoots po niya, ano, ito. Ito po ang madalas na kukunin, no. So iano mo lang ito, gamitan mo lang ito ng pala o anong matalim na bagay, ano, saka ihiwalay mo diyan sa may pinaka-mother niya, yung sa pinakapuno niya mismo. Pagkatapos noon ay linisan mo po, ano, balatan 'yon at saka isa-slice po 'yon, ano. At marami pong gagamitan po noon, ano. Pwede po siyang panghalo doon sa mga shrimps, ano, panggisa. Pwede din siyang ihalo doon sa yung tinatawag nila na sinamak, ano, yung mayroong suka. Lagyan po 'yon ng kasama ng mga sili doon. At kailagay po ito sa loob doon sa may suka, ano, pero dapat ay naka-slice na po siya ng maliliit, yung mga square po yung kanyang hugis, ano, sa pag-slice doon at ilagay po doon sa loob ng bote. So maraming properties po itong ano na ito, itong galangal na ito, tinatawang na galangas, ano. Ayon doon po sa nababasa ko po sa isang article po ay mayroon itong anti-cancer properties. Pwede ho rin itong gamot doon sa pamamaga. Pwede doon ho itong mag-enhance ng blood circulation. At saka, kung may mga issue po tayo doon, ano, sa digestive system po natin, yung hindi tayo natutunawan. So, okay din po ito na panggamot doon sa may problema po sa tiyan, ano. At doon po sa mga yung AIDS-related, ano natin, cognitive function po ng isang tao, ano, nakaka-enhance din po ito, nakakatulong din po ito, ayon po doon sa article na aking nabasa, ano. So ito, madali lang po siyang itanim, ano, at saka all year round po naman, ano, nandyan lang, tumutubo lang po, nandito lang po siya sa puno niya, ano, nandyan lang lahat, nagkukumpul-kumpul lang, hindi naman tumutubo ng kalayuan doon sa pinaka mother root niya, ano, nandyan lang. So, as of now, guys, ano, ito lang po munang ma-share ko sa inyo. I hope po next time po ay marami pa akong may share sa inyo, no, tungkol sa mga nakakaibang halaman. Ano, as of now, bye-bye po muna and God bless.